Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman at isa at ang isa ay dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay maisa lamang munting babaing tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangako niya ito parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayaman na banggit. Sa halip na sa kanyang kawan, kumuha ng hayop na papatayin ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David.
narinig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng apat na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, "Kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim ng iyong sambahayan." Sinabi pa rin ng Panginoon, "Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel." Sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Kung gayoy, pinapatawad ka na niya at hindi ka na mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ay mamamatay at umuwi na si Nathan." Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na higa ng gabing iyon, lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngayon, tumanggi siya. Aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang paghahariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo'y lumapit ang mga makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Mag-stay na po ang lahat. Sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na,
sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalalaunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog, ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lang. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kariboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo ay maliwanag nating narinig ang pagpapatahimik ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa malalakas na alon ng dagat. At napakaganda ng kaniyang sinabi at itinanong sa kaniyang mga alagad. Tinanong niya, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Kung tutuusin, kasama ng mga alagad ang Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos Ama. At alam natin na si Jesus Nazareno ay totoong tao at totoong Diyos. Bilang totoong Diyos, siya ay makapangyarihan. Bilang totoong Diyos, magagawa niya ang lahat at walang imposible sa Kanya. Kaya nga itinuturo din sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito na tayo ay lubusang magtiwala at kumapit sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. At kung tayo ay tatanungin ngayon ni Jesus, ano bang pagkatakot ang mayroon tayo sa kasalukuyan? Siguro, kung tatanungin tayo ni Jesus Nazareno, maaaring marami tayong sabihing pagkatakot. Yung iba sa atin, maaaring takot na bawian ng buhay. Yung iba sa atin, natatakot sa kanilang mga karamdamang taglay-taglay. Yung iba sa atin, takot magutom, takot mawala ng trabaho. Yung iba sa atin, takot maghirap at makaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Ngunit, sinabi ni Jesus, tinanong niya,
bakit kayo natatakot? Dahil, imbis na pagkatakot, ang nais ni Jesus Nazareno, magkaroon tayo ng pananampalataya at pananalig sa Kanya. Gaano man kalaki at kabigat ang ating problema, wala yan sa kasing laki ng kapangyarihan at kabutihang taglay ng Diyos. Maybe we have big problems, but God is bigger than our problems. Ang Panginoon hindi hamak na mas malaki ang pwedeng magawa kaysa sa laki ng problema na mayroon tayo. Kaya nga itinuturo sa atin kung anuman ang pagkatakot na mayroon ka sa kasalukuyan, huwag mo yang dadamdamin. Huwag mo yang seseryosohin sapagkat ang katapat ng bawat problema at pagsubok na daladala natin ay ang matibay na pananampalataya at pananalig kay Jesus Nazareno. Sa pamamagitan ng ating pananalig, hindi tayo kailanman papabayaan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay laging pagpapalain. Sa pamamagitan ng ating mga debosyon at ng ating mga panalangin, anumang hirap ng buhay, makakaahon at makakaahon din. Tingnan ninyo ang naganap sa ating ebanghelyo. Ang akala ng mga apostol, ang bangka ay lulubog na. Ngunit isang salita lamang ni Jesus Nazareno, tumahimik ang dagat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, anumang pagkatakot, anumang pangamba ang mayroon sa puso mo, isang salita lang ni Jesus Nazareno, ang himala maaaring mangyari, ang pagaling maaaring mangyari, ang kaginhawahan maaaring mapasa atin. Ngunit may kailangang gawin. Yan ay ang umasa, kumapit, manalig at manampalataya tayo buong-buo kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay.
ang mga may kapansanan at yaong mga may pagbabalik ng karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa pagpapagaling ng kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagupain mo ang maunos sa aming buhay. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot na unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala."
Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Diyos na ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagkapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong takapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Puerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng mga mailumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ay ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nazareno, sinasamba pa namin. Dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal. Nazareno, ilulwalhati ka namin.